Oh, hello. Let's open our Bibles, Acts 3, 19 to 21. At magtatanong ako sino sa kanyang anak o ibang anak o sa mga kapatiran na nakakaunawa na dyan. At part ng hukong training, later introduce ko na lang yung hukong. Kailangan ang katabi natin, kung walang Bible, assist natin. Yung magulang, kung may anak, tignan niyo yung anak kung nabubuklat. Don't allow your children na hindi nakasasubaybay. Habang may authority pa kayo sa inyong children. Acts 3:19 to 21. Nabuksan niyo na? Okay. Sundan niyo. Repent and be converted. Check niyo lahat, nakabuklat na. So that your sins may be blotted out. And times of refreshing come from the presence of the Lord. 19 yun. Verse 20. He shall send, underline yung send. He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. So, verse 20 is, He shall send. Anong klaseng send yan? First coming or second coming? Sigaw nyo. Kung alam nyo. First or second? Second. Okay. So, so verse 21, whom heaven must receive until the time of restitution of all things. So, when you say restitution, it is also restoration. Sa bagong Bible, ibang mga bagong Bible translation, restoration na yung nakasulat. Doesn't matter, restitution or restoration. Ano ang i-restore? So verse 22, all things, di ba? Restitution of all things, sabi sa 21, sa 22, 23, yung sinalita ng kanyang propeta. Sino ba ang kanyang propeta? Si Jesus Christ, yung mga sugo sa lupa, kasama na si Brother Branham, kung siya ay part ng restoration message. Kailangan makuha nyo ang restoration message if you want to prepare for the rapture. Because before the rapture comes, merong perfection of the bride. Ito yung talata. Ephesians 5, memorize nyo na siguro ito, no? 25 to 27. Sa 25, husbands, love your wives. Sa 26, so that he might present to himself a glorious church without spot or wrinkle. Sa verse 27, thoroughly washed by the water of his word. So, you will be perfected by revelation of his word. Okay, masasaktan. You will not be perfected kung emotional lang kayo. Maraming emotional sa churches, I've accepted Jesus Christ, I'm saved. He just memorized, sabi ng iba tao. Hindi masama yan, pero you should not stop there. Kung nakontento ka na dyan, umiiwas ka sa progress, sa restoration message at perfection message, then you have not yet truly received Jesus Christ. You just imagine you received Jesus Christ. Pero umiiwas ka for correction. Bakit? What is restoration? May nawala. So verse Acts 3:22, you will be cut off if you did not accept yung all things that was said. The word yan. Pakibasa yung 22. Hindi ko na yung memory. 22. Camera harap dito. Camera harap dito. Tulad na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propitang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo ay sasalitain niya. 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propitang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Yung puksa, yan yung pagdating ng tribulation period. Although kung namatay, i-share na yan siya. Okay? Kapag ayaw niya makinig, Nicolaita siya. Mayroon siya form of religion. Kristiyano na ako, tumanggap na ako, hindi ko na kailangan yan. Oh. In reality, naging
Ang batayan ng kanyang kaligtasan, yung barkada niya sa isang denomination, sa isang church, sa isang samahan. Yung pastor na nagsabi, huwag ka makikinig sa iba. Okay? Ang Nicolaitan spirit, yan yung opposite ng Berean repentance. At true repentance is pagiging Berean. Repentance from ignorance. So if you don't repent from ignorance, you will not be washed by the water of this word. Kasi if you repent from ignorance, you want to grow in revelation. Kasi ayaw mo maging mangmang. Hindi sinasabing perfect kaagad. Pero nagsisikap ka, nagtatanong ka, nagsasaliksik ka. Kung nakakainip ang pabasa report, so, gagawin mo pa rin. Hindi ka naman natutorture talaga eh. Diablo lang nagpa-script. Inip na inip ka eh. Mga magulang ng tahanan, i-assert nyo sa inyong pamilya. Sumali pa kayo sa pabasa report. Singilin ninyo. Oh. Para kayo mag-grow sa word. Yan sa hukom ministry. Yan yung training kung paano tayo, kunwari meron tayo sa ating kapatiran na medyo hilaw pa sa word. Pwede tayo mag-grow. Binigay tayo ng Panginoon ng pamamaraan. Okay, balik tayo dito sa restoration. Restoration includes yung hukom ministry. Ate, ano pala yung hukom ministry? It includes not just doctrines. How do you apply those doctrines in your life? There are doctrines na hindi pa revealed sa mga anti-message believers. When I talk of anti-message believers, yung pinanggalingan na message na to, si William Branagh, yung mga churches na lumitaw dyan, mahiram yung dyaryo para may pakilala ko sa inyo. Dyaryo kanina. Yan. Itong dyaryo ito ay isang anti-message believer. Pero, umiiwas sila sa amin. Bakit? May konting difference sa aral. Ngayon, aside from counting difference sa aral sa Godhead, or sa 70 weeks of Daniel, o sa paano gamitin yung words of the prophet, kung lahat na revelation tapos na kay Barbara ng Old, papatuloy pa revelation. Ang isang major difference na ngayon ay yung hukom ministry. Na hindi siguro nila madaling tanggapin kasi mas malalaki yung ministry nila eh. O, big time sila compare sa amin, so small time. But I believe, kung sino man ang tinalaga ng Diyos makatanggap nun, makakatamasa, makakapag-enjoy. Kasi there is revival in the world kung magaganap yan. Ang masakit sabihin, if you don't have that, ay yung member mo pwede mapag-iwanan. Ang malalim lang yung pastor. Pwede rin pastor maging Nicolaita eh. Okay? At hawakan niya yung membro maging Nicolaita. Okay, silent lang siya, pero unknowingly, ang kanyang membro bansot na. Kasi, walang training sa hukom ministry. Okay? Siya medyo may alam. Kasi parang niya magagawa ito dyan, yun, kung wala siyang alam. Okay? So, may mga hindi ito sa amin, pero nakakatulong naman to as reference. Yung mga konting similarities. Balik tayo sa restoration. Ano yung mga ma-i-restore? Okay, balikan ninyo yung Acts 3:21. He must remain in heaven until the restitution of all things. 20, sundan nyo. He shall send Jesus Christ. Kailan ang send? Second coming. So dito ang send. Sa dulo ng church ages. Which before was preached to you before. Na-preached na siya before. Whom heaven must receive. So umakyat si Christ, he was in heaven. As our mediator, as our high priest. 1 Timothy 2:5, the man Jesus Christ. Hindi God the Son or God the Father, but the Son of God, the man Jesus Christ. Huwag niyo natanong yung date of Jesus Christ. Paano niyo reconcile? Basta he is in heaven, reconciling all things as the mediator of the new covenant. He must remain in heaven, verse 21, until, markahan yung until. So that till, may katapusan na siya ay nasa langit. Parang Ephesians, di ba? Yung some, he gave some to the apostles, until. 1:13. May katapusan. So dito, may katapusan. Until. He must remain in heaven until. So, there will come a time, hindi na siya nasa heaven lang, bababa siya. Yung sabi sa verse 30, he shall send Jesus Christ.
Speech before speech to you. He must remain faithful until, so ano yung until na yan? Ano yung hangganan bago siya bumaba? Restoration. Sabihin natin lahat sabay-sabay. Restoration. Restitution. Ang restitution or restoration of all things magaganap sa lupa bago siya bumaba. At yung all things, sinabi na sa verse 22, all things whatsoever he shall say unto you. What the prophet says. So, that all things is the word of God, the revelation of the word of God, the manifestation of that word of God. Pagkaya manifestation, so umministry, pinapatupad mo sa iyong pamilya, sa iyong iglesia, sa iyong sarili, sa inyong mag-asawa. Okay? Upang kayo ay mahugasan ng tubig ng kanyang salita. Hindi kayo mahugasan ng tubig ng kanyang salita kung ang kanyang salita na pinanghugas sa inyo ay may libadura, may halo. Papakita natin libadura. Pero mag-focus ako sa tatlo. Godhead, original sin. Yung Malakay, wala masyadong libadura yung bagong bahayag yan. Kaya ako lang binanggit kanina yung Malakay 4-5-6. Isa lang yan, isa sa mga yung hindi matanggap din na mission. Iba, madali na nilang tanggapin eh. 7th Prince of Daniel, Church Agent, Polish Virgin. Dito tayo sa, kopyahin nyo to ha. Mayroon ako na, dala po kaya yung trucks na yan. Sandali ha. Okay, hiling ko. Meron ako rito, kukunti. Papapremyo po. Assistant, Jerry, Ajun, Bajun. Ito, meron drawing konti. Oh. So, ilan to? Pamigay mo na ito. Tinan mo ko isa. Yes, put, pamigay mo na ito. Taas lang kami yung medyo. Ano dalawa? Pamigay mo na yung apat. Share na lang tigalap. Sigunin na lahat yun. Iba-iba yung drop rate eh. Ay, meron pa rito. Okay, marami pa. Dag. Isa pa lumapit sa akin. Yung kabila, hindi ko na ipaliwanag, malalim eh. Yung likuran. Okay. Hindi na magda-drawing. Kasi meron na nakasulat dyan. Pukuntin lang susulat ko. Gamitin, by the way, Bar Noel, Bar Jerry, sa pag-evangelize nyo, gamitin nyo yung Xerox. Pwede nyo sundan yan sa pag-share. Pag-evangelize, pag-teach. Iba naman yung pakikipag-content. Pukunti lang na siguro makikipag-content eh. Diba? So, pwede ito gamitin pang ano, pang module ng Bible study. At pwede rin ito, dagdag to sa pabasa report. Kunwari, may pabasa report sa booklet. Dagdag to. Okay? Para makuha ka sa basic. Okay, tignan ninyo ang likuran. Restoration by Brother Rolly Enorme. Ang Rolly Enorme, yung nag-drawing nung ano, pahiram niya. Nung drawing kamay. Pero itong. Itong drawing kamay, ito yung dito na sa yung gumawa. Itong drawing kamay, si Rolly ang gumawa sa baba. Typewritten niya sa taas. Pero, kinare-type dito. Kaya maganda tignan. Computerized, no? Tapos, tignan nyo. 33 AD, Apostles Doctrine. Dito sa Apostles Doctrine, ang kahon niya kulay puti. Ano ibig sabihin niya? Ang original message, doctrines, ay pure. That sa Ephesian Church Age, pure. So, yan ang mababasa natin sa Book of Acts, ang teaching about God, about baptism, about eternal security, about predestination. It's pure. About sanctification, about baptism of the Holy Ghost, about gifts of the Holy Ghost. It's pure. Pure siya, at meron pang bagay hindi na-reveal. Yung mga end-time revelations, like 70 weeks of Daniel, no? Millennium, tribulation period, thunders, trumpets,
judgments. Hindi pa yan nare-reveal sa time ng apostles. Ang huling apostle ay ma-instruct isulat yan, yung Book of Revelation. Pero let's talk about bago Book of Revelation. There we have this foundational doctrine or foundational truths na pure, sa pure kahon, ha? Yung puti na kahon. First Church Age, sa Ephesian Church Age, kaya kita niyo puti. Ha? Meron pa siyang pattern, sabi ni Barbanam. Ito ang magiging pattern ng lahat ng ages. Kasi as they fall away, they will look back and each one will claim, balik kami sa original. Bakit humiwalay ang Protestante sa Katoliko? Ang tingin ng Protestante, nalihis na ang Katoliko. Bakit humiwalay ang Pentecostal sa Protestante? Ang tingin ng Pentecostal, hindi pa sapat ang restoration ng Protestante. Bakit lumabas yung end-time message believers sa mga Pentecostals? Kasi meron pang pinahayag na hindi pa pinahayag sa panahon ng mga Pentecostals. So, tingnan na natin yung mga petsa. 380, nagsimula i-develop ang hindi lang ma-develop, masemento ang doctrine of the Trinity. After masemento ang doctrine of the Trinity, nagbago na rin ang baptism. Ang baptism, hindi pa yan nagbago nung sinemento ni Constantine. Yung si Athanasius, Trinity ang Godhead. So, in-implement sa Roman Empire. Magiging Catholic Empire na siya. Roman Catholic. Hindi pa siya Roman Catholic. Roman Empire. Pero nung nag-convert kuno sa Christianity si Constantine, sinuportahan niya yung nagtuturo ng Trinity. Dumami na yung versions of the Godhead noon. At nung sinuportahan niya yung Trinity, in-implement niya sa Empire, hindi pa nagbabago ang baptism in Jesus' name. After 100 years, nagkalabas ng na edict or instruction or command in Roman Catholic Church, bawal na mag-baptize in Jesus' name. Kailangan titles of the Father, Son, Holy Ghost. So, yung pare ko naalala nyo, noon ha, kasi ngayon, charismatic, gumagamit na si Jesus' name. Sa mga rin ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, sa lahat ng prayer nila, Trinitarian titles ang laging binabanggit. Eh bakit ngayon, iba, nag-Jesus name na? Kasi charismatic movement, meron deception sa huling araw. Okay? Yung mga Protestante, yung mga Pentecostal, sila, gumagamit na yung Jesus name sa prayer, sa cast out devil. Hindi na Father, Son, Holy Ghost. Yung pare. Ano na, in Jesus name, lay hands. A problem, sa baptism, hindi pa nare-reveal sa kanila. Okay. Ano bang ginawa ng Diyos sa restoration? Tignan ninyo yung 1500s. Tinawag ng Diyos si Martin Luther para i-restore ang isang revelation. The just shall live by faith. The justification by faith. Nung tinawag ng Diyos si Martin Luther, tingnan niyo yung kahon. Nangitim ang kahon sa Dark Ages. Sa 1500s, may nagkaroon ng konting puti. Representation lang to. Meron tayong tinatawag na restoration. Unti-unti ang restoration. So, pagkatapos ni Martin Luther, lumabas na rin si John Calvin, John Knox. At yung dating mga revelation sa Bible, bagamat hindi minsan extreme ang paliwanag, no? At least ginamit sila para i-restore. Ibalik. Alam mo, sa panahon nila, nanunulong sila ng isa't isa eh. Kasi may gera, Protestante versus Katoliko. At meron Baptist na sabi, ay, si Martin Luther, nanunog yan ng mga Baptist. si John Calvin, nanunog yan. Pero ito sabihin natin, may gera eh. Hindi mo maiwasan yung mga tao, ganun eh. Sila theological, ano sila, hindi sila yung nagkikipag-gera. Siyempre, mga kaalyado nila yung nanunog. So, pwede sabihin, sila rin nanunog. O, sa time nila, maring hindi sila tumutol. Okay? Ang pag-usapan natin, ginamit sila ng Diyos para dumating ang restoration. Hindi yan full restoration. Start the process of restoration. And you have to follow this
Because you are living in the last days, kailangan alam mo paano siya bumalik. Kung nabuhay ka sa panahon nila, absuelto ka na hindi mo maintindihan lahat ng tanapahayag natin kasi ibang kapanahonan ka nabubuhay. Ngayong huling panahon, kailangan maunawaan mo to. Kasi ikaw ang iglesia na lilinisin sa tubig ng kanyang salita. Ihuhubaran ng Diyos yung Diablo rito. Ano yung ginawa niya during the church ages? Yung mga black horse riders, white horse riders. Ito, takbo tayo sa kay John Wesley. Ang revelation ni John Wesley, without holiness, no one can see God. Sanctification. Lumabas ang mga Methodist churches. At tingnan niyo yung kahon niya. Lalong nabawasan yung itim. Oh. Tingnan niyo sa susunod, Pentecostal churches, 1900s. Ni-restore ng Diyos yung baptism of the Holy Ghost and gifts of the Holy Ghost. At lalong nangunti yung itim. Who is doing this? It's God. He prophesied it long ago, Acts 3:21. And you have to see this. Because, why do you have to see this? Because part of what you're gonna believe and live by is itong mga reformers ay ginamit din mag-reveal. Next, 1913, baptism in Jesus' name sa grupo ng mga oneness Pentecostals. So, hindi to samahan ang pinag-usapan natin, revelation ng Word of God. Huwag sabihin, ano ka eh, oneness ka, iglesia ka, ganun ka. Hindi, tignan mo kung ang sinasabi pa niya nasa Bible. So, magagamit mo yung truth, ginamit lang ng Diyos, yung mga denominations para ilabas ang mga truth na to. Actually, nung unang lumabas yung mga reformers, wala pa silang denomination eh. Saka na lang sila nag-denominate. Ano yung sabihin denominate? Gumawa sila organization at kinulong na nila yung ang nila kanilang miyembro na ito na lang ang aral na kailangan nyo paniwalaan, wala na iba. Kailangan nyo lang tanggapin si Kristo, justified by faith, kailangan nyo lang magpapakabanal ni God Wesley, kailangan nyo lang tanggapin ang gifts of the Holy Ghost, pwede na yan. Sa mga oneness, kailangan nyo lang mabautismo ng Jesus name, pwede na yan. Bawat denomination dito na nabuo, nagkulong sa kanilang revelation ng kanilang reformer. Pero pag may kasunod pang darating na revelation, at lalo na kung masakit, nakaka-correct sa dating aral, sarado na. Kailangan magpatuloy tayo hanggang dulo. Kaya nga, yung Godhead, isa yun sa pinaka-climactic kasi yan yung mahirap tanggapin. Okay? So, Godhead, siguro may pag-uusapan natin yan. So, tuloy tayo, 1950s. Kung kayo ay nag-research, may ginamit ang Diyos na propeta, William Branham, noon, para, of course, para siya Pentecostal pa noon, yung divine healing. Pero later on in his life, may nire-reveal ang Diyos sa kanya, kailangan niya ituro niyo ito. Alam mo, if he will only compromise the word, marami siyang following, almost the whole world. Tandaan niyo kung gano'ng karami yung following ni Benihin, kinikilala ni Benihin siya ang nagbigay inspiration sa kanya paano siya mag-start. Lahat kumikilala sa kanya. Pero alam niyo ba, when he started teaching the word, hindi na siya iniimbita. Hindi siya na sponsor. Lumipat na sila kay Oral Roberts. Lumipat na sila sa Sir Morris Ulloa, uli na lumabas siya. Kay T.L. Osborne pa noon. Yun yung mga sikat noon. Yun yung mga big time noon. T.L. Osborne, Oral Roberts, pumunta ko na ibang mga pangalan, ha? Bosworth. Ay, hindi malaki yung kay Bosworth. Ang sikat na. Nickel. Meron pa isang Bosworth, no? Osborne. Pag naalala ko. Pero, yan yung sikat noon. Of course, ngayon, dumami na, di ba? So, they trace their roots back there. They trace their roots back to Barbanam. Yung mga Pentecostals na gaano sa divine healing. Kasi noon, ang Pentecostal, di pa siya denomination. Loose fellowships lang siya, na open fellowships. Tapos, they recognized the gift in him. They sponsored him all around the globe. Ang kalaban nila yung mga Protestant, mga Baptist na hindi naniniwala sa divine healing. So, ang unang mensahe niya, mapababaw. If you can see,
ngayon yung mga evangelist, tatanggapin si Jesus, tapos pagaling, ganyan ginagawa niya, kinopia lang nila. Si Don Stewart, lahat iba kinokopya. Iba na nga, naging source of, ano eh, para fundraising dahil daming tao, puro, emphasis, prosperity eh. Oh. Ngayon, when he started teaching the word, hindi na siya inimbita. So which do you follow? Popularity in the world or yung truth? Hindi siya matanggap at isusulat ko yung tatlong topic na hindi siya matanggap. Maraming topic na restore sa kanya. Sundan lang natin nasa papel, no? May Godhead, Malakay 4, 5, 6, Serpent Seed. Yan, mamaya, papalakayan natin yan. Itong 7th Temples of Daniel, hindi naman tutol yung denomination dyan. 7 Church Ages, 5-fold Ministry, Holy Spirit. Pero bago sa kanila yan, malalim sa kanila yan. Hindi importante sa kanila yan. Kaya nga, madalang yung marinig sa churches, ituturo sa mga churches yan eh. And churches today are dying in a sense na pagkatapos ng evangelism, wala na, kasunod. No? Siyempre, meron silang kanya-kanyang program, meron silang kanya-kanyang aral, pero nakakulong nga kasi. So, hindi nila matanggap yung next level na gusto ibigay ng Diyos. Yeah. If you want your church to be a true church, you have to open your church. Sa Kogyo, kahit dito, doon sa ano, I teach na makinig kayo sa iba. Kahit akala niya mali sila. No? Ngayon, i-compare nyo. Doon lang kayo lalago. Malam nyo alin yung tama. So, sobrang dami ng topic. After Bernard died, mayroon pang kasunod. Yung mga ginamit. That's another story. I'm gonna focus ngayon doon sa Godhead. Tulad na dito. Pwede kayo magtanong. Kunwari, hindi pa ako tapos magpaliwanag. Pwede na kayo magtanong. Kasi, sa sobrang laki ng topic, hindi siya kaya italakay kahit dalawang araw. Pero, I can give you verses. I can give you an idea. But if you ask questions, yung mga parteng magulo sa inyo. At least, kung maliliwanagan, God can use that as a stepping stone for next. Okay, sulat ko muna. Last mga question na answer tayo. The Godhead. By the way, hindi sa time ni Barbanam, the Godhead is not very explicit. Ginamit lang siyang buksan yan. It will be sometime later, kahit patay na si Barbanam, saka masyadong liliwanag ang Godhead. During his time, he gave statements that lead to the restoration or the original understanding about the Godhead. Next is yung original sin. No? Ito, highly controversial because almost all churches, denominational churches, ay namana nila sa Catholic understanding. Literal tree, eating from a literal fruit, from a literal tree. Then, lastly, is Malakay 4, 5, 6. Hindi ito matanggap dahil para siyang nagmamayabang na who are you para maging Elijah ka, di ba? So, mamaya. Sige, may nagtaas ng kamay. By the way, 30 minutes na ba? Barteta. Sister Teta. 30 minutes na ba? Lapit na. Lapit na. Okay, pag nag-30, cut mo ah. Ano na yun? 20 ano? 20? 28. Since question answer, cut mo na. So, next. Next na yan. Cut mo na. Bagong video na siya. O sige, cut.